Hello po mga kapatid, ngayon po ay nasa 38th episode na po tayo ng ating segment na Bible Speaks. At ngayon po ay nais kong sabihin sa inyo ang tanong na ito. Ano ang kadalasan mong ipinapanalangin sa Diyos? Kailan ka huling nanalangin sa Panginoon? Ano po kaya ang ating posibleng topic o mensahe na ating pag-uusapan? Our topic for today is all about prayer. Ano po ba para sa inyong ibig sabihin ng prayer o panalangin? Okay, so yan po ang inyo pong pananaw o opinion kapag narinig nyo po ang salitang panalangin. So ang ating pong layunin sa kabuuan ng Bible Speaks, ang mga tagapanood ay inaasahang malalaman kung ano ang kahulugan ng pasensya na po ang kumukulog, kumikidlat, mahangin at maulan din po sa ating likuran. Again, sa ating pong layunin, sa kabuuan ng Bible Speaks, ang mga tagapanood inaasahang malalaman kung ano ang kahulugan ng panalangin, magkakaroon ng buong pusong pananalangin at ipanalangin ang kapakanan ng nakararami. So, ang ating pong mensahe ngayon ay iikot lamang po sa panalangin. So, ano po ang prayer? It means spiritual communication with God. Kapag ka tayo ay nananalangin, tayo ay direktang nakikipag-usap sa Panginoon. Paano daw manalangin? Meron po tayong tinatawag na CATS o CATS pattern. Bakit hindi ACTS pattern ang nakasanayan natin? O yung ACTS? Here's why. Base po sa aking leader na si Kuya Alex, kapag ikaw ay nananalangin, pagsisihan mo muna ang iyong mga nagawang pagkakamali, either sa sarili mo o sa kapwa mo. Minsan kasi nagpupuri kagad tayo kay Lord, pero mahina nakit pala tayong dala sa kapwa natin. So, ito dapat yung ating ginagawa kapag ka tayo po ay nananalangin. Number one, confession o pagsisisi. Sabi po dito sa Santiago chapter 5 verse 16, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Patawarin muna natin yung sarili natin. Humingin tayo ng tawad sa Diyos, pagsisihan ng lahat ng mga nagawa natin pagkakamali. Patawarin din natin yung mga taong nagkasala sa atin. Sapagkat kapag tayo'y mananalangin sa Panginoon at tayo'y kanyang pinatawad, nananampalataya naman tayo ng tayo'y kanyang pinapatawad, sabi po dito sa James 5:16, malaki ang nagagawa ng panalangin ng isang taong matuwid. Letter A, adoration o pagpupuri. Awit chapter 29 verse 2, purihin ang kanyang maluwalhating pangalan, sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan. Iyon, saka pa naman tayo magbibigay ng papuri sa Panginoon. Bigyan natin siya ng karangalan, ng kadakilaan, lahat ng sabi nating magagandang katangian ng Diyos, isulit na natin sa Panginoon. Ibigay na natin yung lahat ng kung ano man yung mga magagandang nagawa ng Panginoon sa atin. Sapagkat marapat lamang na papurihan ang Panginoon sa lahat ng kanyang ginagawang pagpapala, sa kanyang pagpapadama ng kanyang kabutihan at pag-ibig sa atin. Ikatlo, thanksgiving or pasasalamat. Awit chapter 95 verses 2 and 3. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Sapagkat si Yahweh, siya ay dakil at makapangyarihang Diyos, ang dakilang haring higit pa sa sinuman na dini Diyos. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Marapat lamang na siya'y pasalamatan sa lahat ng ginagawa niyang effort para sa atin. Kaya nga ang marami sa atin ay nagpapasalamat. Panay thank you Lord, panay thank you Lord sa mga achievements na ating natatanggap, sa pagkain nating nakakain, sa buhay na meron tayo, sa pamilya na minamahal natin, o sino pa man o anumang bagay na meron tayo na natatamasa natin. Iyon po ay galing sa Panginoon. Kaya
marapat lamang na ating pasalamatan ng Panginoon. Yun po ang ating responsibility as a Christian or as a person na nananampalataya sa Panginoon. Ang magpasalamat palagi sa ating Panginoon. Kasi ang isang tao daw na marunong magpasalamat sa anuman yung kanyang natatanggap na namumula syempre sa Panginoon, meron yung magandang bunga o magandang resulta. Number 4, letter S o supplication, paghiling. So meron po tayong tinatawag na five-finger prayer. Ayan, tatagilid po ako. Nakikita nyo po yung aking hinlalaki o yung thumb. Ito po ay tumutukoy sa ating mga mahal sa buhay. So kailangan din natin syempre ipanalangin yung ating mga kapamilya o mga malapit sa atin. Yung hintuturo o forefinger, ito po yung ating mga tagapagturo, mga leader na kilala natin, mga leaders sa organization, or ating mga teachers na nagtuturo sa atin. Sumunod ay ang hinlalato o middle finger, ay tumutukoy sa ating mga pinuno, presidente, vice president, senador, mga nasa kongreso, mga nasa hukuman, ating mga governor, vice governor, mayor, bokal, vice mayor, mga kagawad, konsehal, barangay captain, at ang lahat ng mga namumuno sa pamahalaan. O, binensyo ko ng lahat. Pati yung mga nasa kagawaran o departments. Ayan, dapat po natin silang ipinapanalangin sapagkat iyon po ay utos din sa atin ng Panginoon. Sumunod ay palasingsingan o ring finger. So, since ito ay pinakamahina sa lahat ng mga daliri, ito ay tumutukoy sa mga kapatid nating may karamdaman. May cancer, may diabetes, may sakit sa bato, mga taong mahina na, mga matatanda na hindi na makabangon. Kailangan natin silang ipag-pray nang sa ganun ay maranasan nila yung kagalingan na nagmumula sa Panginoon. At yung pinakamaliit, hinliliit or little finger, ito yung ating sarili. Bakit ba naman kailangan nating ipag-pray ang iba bago yung ating sarili? Ayun na nga, kasi mas maganda daw na ipag-pray natin yung ibang tao, yung concerns ng iba, bago yung ating sarili. Kasi kapag ka tayo ay naging selfish sa pananalangin, ano pang magiging silbi nun? Diba, mas maganda nga kung ipinag-pray mo yung iba. Oo, sabihin natin, pwede tayong mag-pray para sa ating sarili, pero paano naman yung kapakanan ng iba? Iniisip ba natin yung kapakanan nila? Ano kaya yung mangyayari sa kanila kapag hindi natin sila ipinag-pray? Diba? So, yun po yung ibig kong gustong iparating sa inyo, na kailangan din natin ipanalangin yung iba. Kasi kapag ipinalangin po natin yung iba, bahala na si Lord sa kung ano yung gusto nating hilingin sa Kanya. Kasi simulat sa pool pa lang na tayo pinanganak sa mundong ito, alam na niya kung ano yung gusto natin. Alam na niya kung ano yung gusto nating ihiling sa Kanya. Kaya yung plano nga natin na hindi pa natin na isasagawa, alam na ni Lord. Ganun siya kamakapangyarihan. Kung kaya, kailangan din nating ipanalangin yung iba. Dahil bahala na si Lord doon sa pagpapala na iyahain niya sa atin sa susunod. Here's our challenge. 1 Thessalonica chapter 5 verses 16 to 18. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang ating pong pananalangin ay nagiging daan ng ating pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Kailangan po nating manalangin ng may pasasalamat, nang may pagpupuri, nang may pagsisisi, at nang paghiling. Dapat po tayong manalangin sa Panginoon sa maliit o malaking bagay, sa masama o sa mabuting sitwasyon ng ating buhay, kailangan nating manalangin sa Panginoon sapagkat ito yung ating role as a Christian. Meron po ba kayong mga katanungan, clarification, violent reaction, suggestion sa ating pong next topic sa Bible Speaks? Okay, so i-follow nyo na po at i-subscribe ang Convo with Charles sa Facebook, YouTube at TikTok na visible po sa inyong mga gadget screens. Patuloy po kayong pagbalain at ingatan ng ating dakilang Panginoon. Stay safe po sa ating lahat.